Eto mga idol, alam na nga po ng karamihan na pinatulog ni Yomer Marcial sa round 4 ang Thai boxer na si Tudsak Sinam sa kanilang salpukan kahapon na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium, Manila. Ang ganda nga po ng pagka-set up ng kaliwang uppercut ni Yomer Marcial. Dahilan upang bumagsak ang Thailander at panandalian din itong naka-idlip sa ibabaw ng luna. Samantala may undercard nga po si Yomer Marcial at Sinam na nabiyayaan ng tag $500 mula kay Sean Gibbons na sila Kamingawan at Cordoba. Bago pa man in-announce ang resulta ng salpukan ng dalawa, inabutan na nga po ito ni Sean Gibbons ng tag $500. Di nga po natin alam mga idol, baka sadyang nagalingan itong si Sean Gibbons sa dalawang boksingero. Ngunit sinasabi naman po ng iba na baka may matinding kapalit nga raw yan. Habang nauwi naman sa tabla ang salpukan ng dalawang boksingero na ito. Samantala, eto na, General Cuadro Alas Casimero. Pagkatapos nga po itong hingalin, pinatulog nga po ang kanyang mga nakalaban. Huling laban nga po ni Cuadro Alas Casimero noong October 2023 kontra sa dating IBF champion na si Yukinori Ogoni ng Japan. Kung saan ay nakitaan nga raw nila ng paghingal si Casimero. Kaya naman ginagamit nga po ito ngayon ng mga basher para ipang-aasar nila sa mga solid fans ni Casimero. Pero ito mga idol, taong 2019, may nakita nga po tayong video sa laban ni Cuadro Alas kontra sa Meksikano na si Cesar Ramirez. Kung saan ay parang ganun din ang tema sa kanilang laban ng Japanese na si Yukinori Ogoni na parang hingal na hingal dito si Cuadro Alas. Makikita nga po natin sa corner ang head coach ni Cuadro Alas na si Nonoy Neri. Napagkatapos nga po dyan hingalin si Casimero mga idol, ay ni-knockout nga po niya sa round 10 itong si Ramirez. At di lang basta ni-knockout ni Casimero itong si Ramirez mga idol, dahil panandalian din itong si Ramirez na naka-idlip sa ibabaw ng luna. Kasunod naman sa laban na yan ang Casimero kontra sa malaking Tete. Naniligpit nga lang din ito ni Casimero si Tete sa loob ng round 3. Kasunod namang niligpit ni Casimero ang nooy walang talo na si Duk Maika. Sumunod namang iniligpit ni Casimero si El Jackal Guillermo Rigondo hanggang sa mapunta na nga po itong si Casimero sa Japanese promoter na si Masayuki Ito. Kasabay naman ang pag-akyat ni Casimero sa 122 pounds super bantamweight. Una namang nakasalpukan ni Cuadro Alas ang nooy WBO contender number 8 na si Ryu Akaho. Kasunod naman dyan ang WBO global champion na si Pilipus Nitumbua. Pareho pa rin po yang iniligpit ni Casimero hanggang sa tumabla ang huling laban kontra sa Japanese na si Yukinori Ogoni. Yan lamang mga idol, maraming salamat po.